try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Punta ako sa OSA Leisure by Tetay Rizal Branch para masilayan niya ang latest version ng ZX25R. Dito sa second floor mga chong, yung mga motor ng Kawasaki. At meron din ako nakita dito, Yamaha MT-03. At dito din yung mga off-road bike, Versys, Ninja 650, Ninja 400 at marami pang iba na Kawasaki bikes. At eto na nga, ang Kawasaki ZX25R Standard Edition at Metallic Spark Black ang colorway nito. Last October 2022 mga chong, nirelease sa Indonesia ang Kawasaki ZX25R na May 2 Edition. Ang Standard Edition, which is etong i-review natin ngayon, at yung ZX25R Special Edition na i-review naman natin next time kapag meron tayong pagkakataon. And this November mga chong, nirelease siya dito sa Pilipinas. Ngayon mga chong, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga nabago dito sa Kawasaki ZX25. Ang pinaka-nabago talaga dito is yung kanyang dashboard, na dati is yung normal na dashboard lang na nakikita natin. Ngayon, ginawa na siyang TFT display, na which is better para sa akin kasi mas modern yung itsura, aesthetic, syempre mas maangas. Next naman mga chong, itong kambutso niya dahil dati underbelly lang siya. So ngayon, ang naalagay sa kanya is itong side, nasa side na siya ng gulong. So bakit ginawang ganito? Para sumunod sa Euro 4 law. Available lang ang Metallic Spark Black sa Standard Edition ng ZX25R. Basically mga chong, kaya naging Standard Edition tong ZX25R na to, bukod sa mas mura siya, maraming tinanggan na feature sa kanya. Unahin na natin yung mga accessories. Dati mga chong, meron tong libreng frame slider, pati yung racing seat cowl, kung mapapansin nyo sa mga unang version ng ZX25R, ngayon ay tinanggal na siya. Same pa rin naman yung mga specs na ito sa dating Kawasaki ZX25R na merong 249.8cc inline 4 engine na dual overhead cam na to mga chong, 50 horsepower na merong maximum power at 15,500 rpm, 22.9 Nm of torque at 4,500 rpm at syempre 6-speed pa rin to. Ang kanyang bigat mga chong is 180 kg at meron na rin tong kasamang 15 liters full tank capacity. So, malaking-malaki na rin yung mga tank, yung tangke nitong ZX25R natin mga chong. Sa features naman nito is meron siyang assist and sniffer clutch, eco mode, Kawasaki traction control, power modes at smartphone connectivity. Ang nawala sa features niya is yung quick shifter pati yung auto flip. Kung nakikita niyo sa Facebook at YouTube na ZX25R user na hindi naggumagamit ng clutch kapag nagsi-shifting, pero smooth na smooth pa rin ang pag-down shift pati pag-up shift, ito yun mga chong. Anti-lock braking system. Pero itong information na to mga chong is base mismo sa Kawasaki site. So dito kasi sa nakikita ko is available ang anti-lock braking system. Wala lang talaga siyang auto-blip at quick shifter. Sa seat height, 785 mm mga chong. Seat height check. Makikita nyo, medyo tito lang ako ng konti. Ang height ko mga chong, ko itatanong nyo is 5'8". Hindi ko lang sure mga chong kung adjustable ba yung front shock nito. Pero yung rear shock niya is adjustable ang preload. So okay sana kung pwede din i-adjust yung height ng front shock para may option ka na mas gawing aggressive yung riding posture mo. At syempre, dagdag kogi na rin yun. Yung tire size niya sa unahan is 110x70 and yung sa likod naman is 150x60. Ang price naman ng Kawasaki ZX25R Standard Edition is 393,000 pesos. Pero sa ngayon mga chong, wala pa silang naibigay sa akin na price list kung gusto mong i-finance ng in-house. Isa lang ang kulay ng ZX25R Standard Edition, which is eto ang metallic spark black. Sobrang na-appreciate ko yung style ng colorway nito kasi napaka-simple lang. Konting sticker lang ng ZX25R sa side fairings, Ninja sticker sa side tank, at Kawasaki sa underbelly. Kaya love na love ko tong motor na to nung unang beses na makita ko pa lang siya. Kasi masyado akong mahilig sa black. Sa ngayon mga chong, yun lang muna yung ma-share ko sa inyo about sa motor na to. At kung meron kayong question, pwede kayong mag-comment sa baba. And kung gusto nyo makita in person, meron namang available sa mga showroom ng Wheeltech Kawasaki Leisure Bike. Or pwede nyo rin mismo puntahan dito sa branch na to, sa Taytay mga chong. Kapag nagkaroon ng update sa financing, gagawin ko rin ng video para maging updated din kayo. So I think that would be it. Thank you so much for watching. Comment lang kayo kapag may question kayo and sasagutin natin. And I'm out.